Hey travelers, welcome back to my YouTube channel. My name is Jude, your leisure travel agent. Kung ikaw ay naghahanap ng airline tickets, domestic and international, tour package, meron akong Camiguin tour package, Bohol tour package, marami pang available na tour packages. Just let me know your preferred travel date, ilang days and nights, at number of persons para magawan kita ng quotation. Meron din akong hotel accommodation, travel insurance policy, lalong-lalo na sa mga magta-travel international dahil required ang travel insurance policy. I also have ferry tickets like to go and ocean jet. So, booking a ticket lalong-lalo na sa mga hindi masyadong techy ay medyo stressful. And worse, yung after mo nagbayad ay wala kang natanggap na itinerary sa iyong email. Marami akong natanggap na message nito. Nagpapatulong sila kung paano daw makuha ang kanilang itinerary dahil walang na-send sa kanilang email. Yung masasabi ko lang is message, email, follow-up kung saan kayo nag-book dahil sila lang yung makakapagbigay sa inyo yan ng itinerary. Hindi yan ma-retrieve kung hindi mo alam kung ano yung booking reference number. Kasi kapag nag-retrieve ka ng ticket, dapat required talaga nila, hahanapin talaga nila yung booking reference number. So, yung iba nga ay sumuko na, hindi na lang pina-follow up. So, nasayang yung pera nila, lumipad na lang sa hangin yung pera nila dahil napaka-stressful mag-follow up ng kanilang itinerary. So, yung meron ngang isa kong client na nag-book siya online, hindi ko lang sasabihin kung ano yung travel agency na bukan niya, hindi siya nakatanggap ng itinerary, kaya nag-book na lang siya ulit. So, di ba? Sayang yung pera. Kaya naman, kilatisan mo muna, i-research mo muna kung ano ba yung travel agency na nagbukan mo, kung talagang legit ba, meron ba talagang proper customer support para anytime na meron kong question, ay masasagot ka. Okay? And then, yun nga, huwag ka nang maghanap ng iba. Kung ikaw ay magpapubok ng airline tickets, i-message mo ako sa aking Facebook Travel and Tours page dahil sa akin, makakatanggap ka ng full customer support and lahat ng mga question mo ay itatry ko yung aking best na masagot hanggang sa ikaw ay makakarating sa iyong destination. Anytime, pwede kang magtanong sa akin kung may mga bumabagabag sa isipan mo na talagang gusto mong malaman. Okay, so message me sa aking Facebook Travel and Tours page. Link in the description sa video na to para madali mo lang siyang mapuntahan. And for today's video, I'm just going to show you how to request a refund kapag nag-double yung payment mo. So, first, go to CebuPacificAir.com. Ito yung process na ginagawa ko. Depende na sa iyo kung susundin mo siya. Pero ito yung nag-work sa akin kasi. Ito-on mo yung cursor sa manage and then click check-in. Pero hindi ka mag-check-in. I-click mo lang yung manage booking. And then, enter booking reference number. And enter surname. And kapag nandito ka na, so nandito yung friend or view, may itinerary, saka may balance, update, guest, and request refund. So yan yung i-click mo, request refund. Reminder. We may ask for supporting documents in order to process your refund request. Please ensure you have this before proceeding. Reason for refund request. So, nandito yung mga reason. Pipiliin mo na lang yung reason na yon. And i-click mo dito yung double payment of booking. Kung yun naman talaga yung dahilan na nagre-request ka ng refund. So, yung iba, yung mga ticket nila na hindi refundable, gusto nilang ipa-refund,
tapos dito kayo dumaan, ay hindi siya possible. Lalo-lalo na kung yung reason mo ay wala dito. Pipiliin mo lang yung, kunyari, itong illness. Mag-refund ka dahil may sakit ka, kunwari, pero hindi naman talaga. So kapag yun yung pinili mo, illness of guest in the booking, pag yan yung kiniklik mo, hahanapan ka ng mga ganitong attachment. Na di pa certificate, doctor's nurse license, so marami yung mga kailangan mong i-attach. So ngayon, kung hindi naman totoo talaga na may sakit ka, wala ka dito, talagang hindi mo siya mapoproceed. Kasi kailangan mong i-upload yung mga kailangan nila na mga documents. So ito kasi din yung na-try ko kasi meron akong isang client na gusto niyang ipapa-refund yung ticket. So na-explain ko naman na yung payroll niya is that non-refundable, non-cancelable, pero pwede siyang i-rebook kasi pwede namang mag-rebook subject nga lang to applicable fees. So tinry ko lang talaga dito baka sakaling makalusot siya. Yun nga, hindi wala dito yung mga reason na yun. So talagang hindi siya na-refund. Now, kung mag-pumilit ka talaga, i-contact mo yung customer service ni Cebu Pacific. So, good luck na lang kung mare-replyan ka agad. Okay? So, i-click mo dito yung double payment of booking. Okay. So, sample lang to na refund of government taxes for unused flight. So, hindi din siya hindi din siya pwede kasi you request that you process at the moment because your flight has not departed. Okay? So, yun lang. Pinapakita ko lang sa iyo kung paano mag request for refund kapag double payment of booking. I-click mo lang yung double payment and then mapupunta ka dun sa required na attachment. And then, yun na. Magkakaroon ka na ng reference number at ma-assist ka ng customer support after mga ilang araw. Now, dito naman sa kung pinapalagin ka sa iyong My Cebu Pacific account, okay, paano ba siya hahanapin? Punta ka ulit dito sa cebupacificair.com and then manage. So, login ka, continuous member, enter your email and password. Meron kasing iba na hindi daw nila makita yung kaninang pinapakita ko na request for refund. Kasi pinapalagi yun sa My Cebu Pacific account. So, ganito siya. Login ka lang sa iyong My Cebu Pacific account. Kung wala ka pang account, mag-create ka ng account. Gagamitin mo lang yung email na ginamit mo nung nag-book ka ng ticket para ma-add booking mo siya. Kapag nandito ka na sa iyong account, i-click mo lang itong manage. Okay, so dito sa manage, so ito siguro yung tinutukoy ninyo, no? Na kahit nandito na sa loob ng My Cebu Pacific account, wala pa rin yung option na request refund. Okay, wala rin siya dito, no? So, bumalik ako dito sa manage booking. Tiningnan ko dito, talagang wala. And then, nag-decide ako mag-log out kasi wala doon yung option na yun. And then, yung ginawa ko is click manage booking ulit. Ay, hindi pa pala. Check in. So, hindi check in, i-click mo lang yung manage booking.
way lang yon para makapag-manage booking tayo. And then, enter booking reference number. Okay, so ito, error na naman ulit. Sorry, we can't find a booking number under the details you provided. So, anong gagawin dito? Dito sa left side, nandito yung use your MyCebu Pacific account. So, enter your email. Di ba kanina nag-login tayo? Then, hindi natin nakita doon sa manage. So, dito ako sa manage booking na login. So, eto siya. Lumabas na naman yung manage kanina, pero yung kanyang feature ay hindi kagaya nito. Diba? So, now, pwede mo nang i-click itong request refund or check refund status. At kapag i-click mo yan, same kanina, nandito yung reason for refund request. So, click mo lang or select mo lang yung double payment of booking. Okay, so ganun lang kadali. I hope na meron kang natutunan sa video tutorial na ito. And kung may katanungan ka, just message me sa Facebook Travel and Tourist page. And you can also leave your questions below this video and sasagutin ko yan if meron akong time. Thank you so much for watching this video and don't forget to like and subscribe. Bye!